Magandang-magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat saan mang sulok ng mundo. Colin Vlogs at your service para bigyan ng kulay ang kwento ng iyong buhay. Kamusta ang lahat saan mang sulok ng mundo? Sana nasa maayos po tayong lahat at sa kwento ni Miss Amanda, ipagpatuloy po natin. At muli maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin sa iyong kwentong OFW. Matapos ang 2 buwan na nakapanganak ako, ipinagpatuloy ko ang aking pag-a-abroad. Iniwan ko sa pinsan ko ang aking baby. Insan, pwede bang ikaw lang muna mag-aalaga nitong anak ko? Huwag kang mag-alala kapag nasa abroad na ako, ay papadalhan kita bilang sahod ko sa'yo. Walang problema, insan. Sige, ako mag-aalaga ng anak mo. Isang araw, tinawagan ako ng agency ko para ipaalam sa akin na mayroon na akong kontrata at visa at makaalis na ako sa wakas. Yes po, ma'am. Ako po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, ma'am? Pwede po kayo mag-report bukas dito sa opisina namin, ma'am. Para sa susunod na araw, makapiti na po kayo dahil may kontrata at visa na po kayo. Maka-flight na po kayo, ma'am. Congratulations po. Ah, talaga po, ma'am. Maraming salamat po. Ang saya-saya ko po. Sige po, magre-report ako bukas. Kamote. Alas 4 na pala. Teka nga, magre-ready na ako para makapag-report na ako mamayang. Makaalis ako mamayang. Alas 6 ng umaga, matraffic pa naman. Para makapag-report na ako sa agency. Dumating ako sa office namin at nag-fill up ako ng kontrata at sinabi ng staff ng agency namin ay mag-PT ako sa Makalawa. Pagkatapos ay magpa-flight na kami. Ipinaalam ko sa magulang ko na papaalis na ako. Ma, may magandang balita ako sa inyo. Makaalis na po ako. Ipagdasal niyo na lang na sana mabait yung magiging amo. Mag-iingat kayo, ma. Ikumusta mo na lang ako sa mga bata. Oh, siya Amanda. Pagdarasal ka namin. Basta lagi mong tatandaan. Mag-iingat ka palagi. Nandito lang kami mag-aantay sa'yo. Dumating yung araw ng flight namin. At hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Kinakabahan o nai-excite? Diyos ko, gabayan niyo po sana kaming lahat na sana makarating po kami ng maayos. Mahigit 12 hours yung biyahe namin. Sa wakas, nakarating na rin kami sa gitnang silangan. Oh, itabi nyo yung mga maleta nyo at may nakaready ng pagkain dyan.
Pagkatapos niyong kumain ay magpahinga muna kayo. Pinagpahinga kami ng agency namin at kinabukasan. Oh, magsiligo na kayo ha. At magbihis kayo ng maayos. Yung hindi nakikita yung hubog ng katawan niyo. At dadalhin ko kayo sa opisina para doon kayo pipick upin ng mga amo niyo. Dinala kami sa opisina at kinuha na nga kami ng kanya-kanya naming amo. Pagdating ko sa bahay ng amo ko ay masaya naman ako dahil may mga kasama akong mga Pinay. Ang laki naman ng mga bahay dito. Grabe, parang mall lang sa Pilipinas. Pero okay lang din kasi may mga Pinay pala akong kasama dito. Lumipas ang linggo, naging buwan. Unti-unting lumalabas ang ugali ng mga amo ko, lalo na ang mga bata. Ay, araw-araw ganito ako, walang kakainin. Sabi ng amo ko, wag daw akong kakain hanggat hindi ibibigay sa akin o hindi sasabihin sa akin. Pero bahala na. Alas 10 na wala pa rin akong kinakain. Baka hindi nakakainin yung pizza sa rep na 3 araw na kainin ko na ngayon. Ay, gutom na gutom talaga ako. Ang akala ko, hindi nakakainin ang pizza na yon dahil 3 araw na. Kaya kinain ko na. Pero hinanap ng anak ng amo ko. Amanda, nasaan yung pizza dito na nilagay ko? Kinain mo, no? Opo, ma'am. Gutom na gutom na po kasi ako. Kaya kinain ko po yung pizza. Patay gutom. Mga Pilipina talaga, oh. Mga patay gutom. Hindi mo ba alam? 6KD yun. Sorry po, ma'am. Gutom na po kasi ako, kaya kinain ko. Pero babayaran ko na lang po. May 6KD po ako dito. Eto po. Sinabihan akong patay gutom sa anak ng amo ko sa salitang Arabic. Masakit para sa akin, pero wala akong magawa. Sa araw-araw, hindi ako nangingialam ng mga pagkain sa ref hanggat hindi sinasabi sa akin. At kung may tiraman sila, itatapon nila. Ang ginagawa ko, para may laman lang yung tiyan ko, kumakain ako ng carrots, at kung ano mang gulay ang nakikita ko sa rep, yun ay hindi nila hinahanap. Kunting pagkakamali ko, pagsasabihan akong walang utak, bobo, kung ano-ano pa mang pagmumura. Lahat ay tinatanggap ko. Minsan sinasabihan ako ng amo ko na, Amanda, bakit lagi kang nakasimangot? Pwede bang pag nakaharap ka sa akin, huwag kang sisimangot? Ang sabi ko naman, Madam, ganito na po talaga ang pagmumukha ko, hindi ko na po mabago ito. Ganito na po talaga pero hindi ako nakasimangot sa'yo. Diyos ko, payat na ako. Hindi ko alam kung aabutan ako ng 2 taon dito. Baka mamamatay ako. Daming trabaho, walang pagkain.
Pasko na ngayon. Mag-isa lang ako. Ganito ba talaga ang buhay ng isang OFW? Mabuti pa yung nasa Pinas lang ako. Wala man akong pera pero masaya ako kasama yung mga pamilya ko. Ang haba-haba pa ng 2 taon na aantayin ko. Hindi ko alam kung buhay pa akong makaka-uwi. Gabayan niyo po sana ako, Diyos ko. Lahat ng mga nangyari sa akin, hindi ko sinasabi sa magulang ko. Dahil ayaw kong mag-alala sila sa akin. Tatawag na ako sa nanay ko. Para batiin ko sila ng Pasko. Ma, maligayang Pasko. Maligayang Pasko rin, anak. Kumusta ka dyan? Okay ka lang ba? Kamusta ang amo mo? Maayos ba yung pagtrato nila sa'yo? Ay, oo, ma. Mabait yung amo ko. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ako dito. Mabuti naman. Kung may problema ka dyan, tatawag ka agad sa amin, ha? Opo, ma. Sige, ma. Bye na, ma. Magtatrabaho pa ako. Isang araw, sabi ng among kong lalaki, dadalhin ko muna si Amanda sa apartment para maglinis doon. Dinala ako ng amo kong lalaki sa apartment ng 9:00 ng umaga at ibinalik niya ako ng 6:00 ng hapon. Hindi ko alam kung nagselos ang amo kong babae dahil tinanong niya ako bakit 6:00 na ako nakauwi. Ano raw ba ang ginagawa ko doon sa apartment? Sinabi ko sa kanya lahat na nilinis ko ang buong bahay. Naglaba, nagplansa, at nilinis ko lahat-lahat. Mula noon, mainit na yung ulo niya sa akin dahil hinatid lang niya ako sa bahay. Hindi rin pumasok yung amo kong lalaki at umalis din agad. Ginawaan na naman ako ng amo ko ng kasalanan. Amanda, bigyan mo ko ng tray. Ang sabi ko sa kasama ko, dahil hindi ko gaanong narinig. Ano raw yun? Bigyan mo raw siya ng tray. Pero galit na galit yung amo kong babae dahil narinig niya yung tanong ko na ano raw yung gusto niya. Sabi ng kasama ko, tray. Ang pagkakaintindi ng amo kong babae, niluloko ko siya. Ano yung narinig ko? Bakit Amanda, lahat na lang ng sinasabi ko sa'yo nire-repeat mo? Niluloko mo ba ako? Ah, hindi po, madam. Tinatanong ko lang po kay Lea kung ano yung sinasabi mo dahil hindi ko po gaanong narinig. Hindi, Amanda. Kilala ko ang boses ni Lea. Kilala ko ang boses mo. Kaya huwag kang magmaang-maangan. Dahil sa pagod ko, naglinis pa ako sa apartment. Pagdating ko sa bahay, ay ganyan ang trato ng amo ko sa akin.
hindi ko natiis na sagot ko siya. Madam, ano bang nangyari sa'yo? Lahat na lang ng trabaho ko ginagawa mong mali. Ginagawa ko naman lahat, madam, ng best ko. Lahat ginagawa ko, trabaho ko, pero lahat mali pa rin para sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, ibalik mo ko sa agency. Mas marami pang nangangailangan sa akin. Ibalik mo ko sa agency ngayon din. Parang awa mo na, huwag mo lang akong ganituhin. Lahat ng trabaho ko para sa'yo mali. Ah, lalaban ka talaga. Sa tingin mo ba, ibabalik kita sa agency? Tandaan mo ito ah, kahit isang buwan na lang matapos na ang kontrata mo, hindi pa rin kita ibabalik sa agency, hindi kita papauwiin sa Pinas. Ibebenta kita sa ibang bahay. Yan ang sinasabi ng amo ko sa akin sa lingguwaheng Arabic. Ngayon, hindi na kita kailangan. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito sa bahay ko. Magligpit ka. Iligpit mo lahat ng mga gamit mo. Nagligpit ako, Miss Colleen, lahat ng gamit ko. Ilang bag yung dala ko, pero para sa akin, napakagaan na lang. Dinala ko sa amo ko ng bahay na hindi ko kilala. Iniwan niya ako doon at hindi ko alam kung ano yung pinag-usapan nila. Madam, please, huwag mo kong iwanan dito. Maawa ka, madam. Dalhin mo ako ulit, madam. Maawa ka, huwag mo akong iwanan dito. Pakiusap ko sa amo ko. Nadalhin niya ako ulit. Humingi na ako ng tawad. Mali ko man o hindi, humingi pa rin ako ng tawad. Pero hindi niya ako pinakinggan. Tuluyan niya akong iniwan. At ang mga tao sa loob ng bahay ay nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga panahon na yun. Tanging dasal ang dala-dala ko. Lord, tulungan niyo po sana ako. Kalabitin niyo po ang puso ng amo ko. Nakukunin po niya ako dito sa bahay na ito. Wala pa akong kain mula pa kahapon. Tulungan niyo po ako, Diyos ko. Nag-aantay yung pamilya ko sa Pinas. Huwag niyo po sana akong pababayaan. Message ako ng message sa amo ko sa WhatsApp. Pero, hindi niya ako sinasagot. Instead, binalak niya ako. Nag-message ako sa kasama ko na pakiusapan ng amo ko. Nakunin ako. Bago ako umalis, Miss Colleen, patago akong nagbigay ng pera sa kasama ko para ihulog sa pamilya ko. Pero hinalughog ng amo ko, ang kasama ko pati ang cellphone niya, binasa ang mga messenger lahat-lahat. At nakita ng amo ko ang iniwan kong pera sa kasama ko. Kaninong pera ito, Leah? Madam, sa akin po. Huwag kang magsinungaling. Akin na yung pera. Hindi pa araw ng sahod mo. Kaya, kay Amanda yan, no? Akin na yan. Ibigay mo sa akin yung pera niya.
Madam, maawa po kayo sa pamilya ni Amanda. Wala raw pong makain yung mga anak niya. Wala akong pakialam. Ibigay mo sa akin yung pera niya. Kinuha ng amo ko ang pera ko, Miss Colleen. Nag-message sa akin ang kasama ko na hindi nahulog sa driver namin ang pera ko dahil kinuha ng amo ko. Walang tigil ang pag-iyak ko sa mga panahon na yun. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at anong mangyari sa akin. Hindi ko pinaalam sa pamilya ko, pero nag-aantay sila sa padala ko. Anong pang gagawin ko? Tawagan ko muna sila, Mama. Hello, Ma. Antay-antay lang muna kayo, ha? Kasi hindi pa nahulog sa driver namin yung pera. Isasend ko na lang yung resibo. Sige, Ma. Busy pa ako. Mag-iingat kayo dyan. Kinabukasan, kinuha ako ng amo ko. Pero wala pa rin akong kain. Niinom ng tubig. Hindi ko magawa. Hindi ko malunok. Ibinalik ako ng amo ko sa bahay. Akala ko okay na. Pero hindi pa rin kami nag-uusap. Nakiusap akong kung pwede ibigay yung sahod ko. Ay, sabi ko sa kanya, Madam, pwede ko bang kunin yung sahod ko? Bakit mo kukunin? Lumuhod ako sa harap ng amo kong lalaki at saka sa amo kong babae para ibigay lang ang aking sahod. Pero ang ginawa nila, nagtinginan silang dalawa at nagtawanan. Sobrang napakababa ng sarili ko sa mga panahong yun. Sir, Madam, please, ibigay niyo na po yung sahod ko. Yung mga anak ko wala pong makain, maawa po kayo. Ang sagot ng amo kong babae, parehas lang tayo. May anak din ako. Tumayo ako sa pagluhod ko, Miss Colleen. At walang tigil yung pag-iyak ko. Mabuti na lang, pinahiram ako ng pera ng kasama ko. At pasikreto ko itong binigay sa aming driver. Hinulog naman ito ng aming driver makalipas ang ilang araw. Binigay na sa akin ng amo ko yung sahod ko. Ipinaalam ko sa magulang ko ang nangyari sa akin. Kaibigan ng amo kong lalaki.
May ginawa ba silang hindi maganda sa iyo, Amanda? Magsabi ka sa amin para ma-report natin sa agency mo dito sa Pinas. Wala naman silang ginagawang masama sa akin, Ma. Hindi naman nila ako sinasaktan. Hanggang bunga nga lang naman, pero hanggat hindi ako sasaktan, kakayanin ko ang lahat. Hanggat makauwi ako. Iyan na nga bang sinasabi ko, Amanda, eh. Iyan ang sinasabi ko sa'yo dati. Ayaw na ayaw ko sana na aalis ka, anak. Nabubuhay naman tayo dito, di ba? Kung ano man yung gagawin nila sa'yo dyan, tatawag ka agad sa amin. Mag-iingat ka dyan palagi. Miss Colleen, 7 buwan pa yung bubunuin ko dito. Sana nga lang, makakaya ko pa. Hanggang dito na lamang, at maraming salamat sa'yo. Hindi ko kinaya. Sa'yo, Amanda, maraming salamat din sa'yo sa tiwala mo. Relate ako sa kwento mo dahil isa rin akong OFW. Ang kaibahan lang natin ay maayos ang trato ng aking amo sa akin. Ang pag-a-abroad ay nakalibing yung kabilang paa natin sa hukay. Pwedeng makakauwi tayo ng buhay, pwedeng makakauwi na kabaong na lang. Kaya tatagan mo lang yung loob mo, gawin mo lang inspirasyon yung pamilya mo. Katulad sa akin, malapit na rin ako sa finish line. Masaya ako dahil makikita ko na sa wakas yung pamilya ko. Kaya ikaw, tatagan mo yung loob mo, mabilis lang ang panahon. Ingat ka lang lagi, and God bless you always.